Anong gagawin mo kung meron kang iPhone 15 Pro Max? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, no? So wala lang, pinapakita ko lang gitara ko as a background, no? Joke lang. So kaya naman, bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian G. Azucena, aka The Estudiante Trader, nagbabalik, no? So tayo po ay isang incoming third year finance student, but I am also a content creator, business owner, a global trader and investor across different financial markets, no? So tayo po, gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics, and other youth empowerment contents that might be helpful to our kababayans, no? So kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, share mo na itong video para makatulong din tayo sa ibang tao. Ano po, no? So kaya naman mga ka-traders, without further ado, simulan na natin ang pag-usapan, no, tungkol sa device na ito. Unang-una, syempre ito na nga, gamit ko na yung cellphone na to, at yung audio quality is hindi tayo gumagamit ng external microphone, no? So kumbaga, kung ano yung mapapanood at mapapakinggan nyo dito is ito na po na yon, no? So unang-una nga, kung bakit ko siya binili, syempre kailangan natin siya sa nature of work natin. Syempre mas maganda kung efficient ka sa trabaho mo, sa pagbablog mo, or sa content creation, in everything you do, no? So syempre importante po ang effectivity and efficiency, ang time po, no, na nilalaan mo sa work mo. So kaya naman, yung tanong nga, no, na personalized, na kung saan, ano bang gagawin mo dapat, no, kung meron kang iPhone 15 Pro Max or iba pang mga gamit, no, na mamahalin, no? Kasi sa akin, mahal na to, eh. So kaya naman, is dapat maging efficient ka and utilize mo yung mga bagay na meron ka. Ibig sabihin, kailangan may balik po yan, no? Kasi kapag ka walang ROI or kumbaga walang particular na babalik sa'yo, no, bakit mo pa binili ang bagay na yan, no? Kasi po ang ROI, no, hindi lang yan na may measure sa pera or sa investment, no, pero yung ROI na sinasabi ko dito is pwedeng tangible and intangible benefits, no? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pwedeng ganahan ka sa trabaho mo, no? O kaya naman may talagang babalik sa iyo na pera, 'di ba? O kaya naman yung dating working hours mo na 5 hours magiging 2 oras na lang. So, 'di ba, makakatulong 'yon? Kasi example, no, ako po talaga vlogger ako, no? Dahil joke lang, di naman tayo sikat. Pero ang point ko, itong cellphone ko dati, actually may isa pa akong cellphone, 2 Samsung, ito, isang iPhone. Yung iPhone ko dati, na benta ko na eh, for some personal reason, no? Pero ito, bumili tayo ulit ng bago, kasi alam ko nga, mas magiging efficient ako. So meaning, ganito lang po yan. Pagka dito sa cellphone na to, nag-e-edit ako, no? Yan, dito sa Samsung A54 at nagbablog ako, hindi na ganun kaganda yung quality niya at medyo matagal pa talaga mag-edit at mag-upload, no? Sa isang content or isang video, inaabot ako dyan ng pag-e-edit and upload up to isang video lang, ha? 1 hour, mga 30 minutes to 1 hour, no? Or 1 hour and 30 minutes up to, no? Dahil, bakit mo? No, medyo malag siya, ganyan. Minsan, umuulit yung upload. Pero dito, sa iPhone 15 Pro Max, syempre, wag nyo nang i-compare yung price, no? Mura ko lang nabili yan. Pero ang point ko is, yung working hours ko na gano'n, na nagbibideo pa ako, mag-edit pa ako, pagkatapos, i-upload ko pa, lahat-lahat yun ay isang 2 content lang, no, umaabot ng ilang oras. Ngayon dito, sa bago kong phone, no, na napansin ko, na kung saan talagang minuto lang, no, ang pag-e-edit, ang pag-re-render, ang paggawa ng content, ang pag-upload, no, is talagang hindi siya umaabot ng siguro pinakamatagal na 10 minutes po. 10 minutes, no? Grabe. So, lahat na yun. Siguro yung mga editing time, o siguro sabihin na natin 20 minutes, no? Pero hindi siya sobrang haba ng paghihintay ko. Pag in-upload ko siya, makakagawa ulit ako ng panibagong mga contents, no? Yun po ang sinasabi kong ROI. Yan ang sinasabi kong may balik talaga sa iyo na nagiging productive ka and efficient ka because of your device, no? Pero hindi siya worth it, no, kung talagang ipapang-scroll mo lang sa Facebook itong device na to, no? Kung hindi ka, kung di mo siya mapapagkakitaan, 'di ba? Yun ang hindi worth it na bumili ng ganito, no? Maluho po ang tawag doon, no? Pero tayo,
well, makukonsider ko, oh, pero nagagamit naman sa trabaho by then. Yun yung justification ko dito na kahit medyo mahal siya, pero actually depreciated price ko siya nakuha below than the SRP. Talagang 20,000, no? Ano tipid natin dito sa totoo lang, dito sa device na ito, no? So, bakit? Kasi may ilalabas ulit na bagong Apple products, na bagong iPhone 16, no? iPhone 15 yung binili ko, pero sa tingin ko, no, hindi worth it na mag-upgrade kung ikaw ay nasa iPhone 14 Pro Max to iPhone 15. Siguro nga, hintayin mo na lang yung mga sumunod na labas, no? Ng Apple na iPhone, no? Para lang sa gayon, mas worth it yung upgrade. Pero kung kumbaga kada year or kada launch ay nag-a-upgrade ka, yun, no? Hindi yun maganda. Kumbaga ako na naano ko muna, eh, no? Yung depreciated price na bili ko na. So ibig sabihin, no, konti na lang yung risk ko na bumaba ng bumaba. Kasi bakit? Nabili ko na nga ng lower price, no? Sobra. Sobrang low ball price. Thank you sa talaga namang nag-guide sa akin, no, para mabili tong phone na to. So kaya naman, mga ka-traders, no, yun yung mga gagawin nyo kung meron kayong iPhone 15 Pro Max or ibang mga devices na mahal, no? Kailangan yan, pagkakitaan ninyo, maging efficient kayo, mag-improve kayo, yun talaga may balik, no? Hindi yung bumili kayo ng sobrang mahal na gamit, sobrang mahal na device, no? Saan nyo yung gagamitin? Para saan po? Diba? Yun yung sinasabi ko dito na kailangan maging mag-improve ka as a person dahil sa mga binili mong gamit, 'di ba? So, na mga nakuha ko 'yan kasi bakit, no? An asset allows you to earn more money, no? While a liability incurs you more cost, 'di ba? Ibig sabihin po nito, pag bumili ka ng isang bagay, halimbawa kotse, 'di ba? Pero in general, 'di ba, ang kotse pag binili mo 'yan, hindi doon natatapos ang gastos. Kasi bakit? Para tumakbo yan, kailangan mo pagasan yan every time na tatakbo ka, di ba? Or every time na mauubos yung gasolina niyan. Di tatakbo yan na walang gasolina. So, ang ibig ko sabihin dito, pag bumili ka ng sambagay, ano ba yan? Magpapasok ba ng pera sa'yo? Or magpapalabas ulit ng pera sa'yo? Di ba? Yun yung po yung asset or liability. Di ba? So, itong phone, syempre, gagamitin mo ng gagamitin. Kaya nga siya nagde-depreciate. Pero sa paggamit mo, dapat, yun ang magde-determine ng pagiging efficient, no? Nagamit mo ba yung cellphone na yan, yung bagay na yan, or device na yan, or kahit anong binili mo sa tama, no? Nakikita ba yan ulit ng pera? So, ganun po dapat ang mindset. Okay? So, saka yung time. Time talaga importante, no? Bukod sa pera. Dahil, ang pera, kikitain mo pa ang time hindi na. Okay? Hindi na mababalik yung, ayan, yung 1 second, 5 seconds, no? 1 minute. And your everyday lives, no, na ginugugol mo dito sa mundo, di nababali yan. So, kaya kailangan maging efficient ka, no? Pagtuunan mo ng pansin yung mga importante, at katulad nga ng ganito, kung may mga bagay ka, kailangan ma-utilize mo yan at ma-improve ka as yourself, no? So, kaya yun lang mga ka-traders, masyado na ako maraming nasabi. God bless you all, no? Again, maraming salamat po sa panonood, sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. And then, ayan, no? Nakabili ako dito ng device na to dahil sa inyo rin. Syempre, kumikita tayo sa pagbablog, sa mga tinatawag natin na business ventures ko, and then definitely, no, sa mga other sources of income pa natin, no? Yun lang din ang pinakamapapayo natin as well na, syempre, kung gusto nyo lumaki ang income nyo, maghanap kayo ng ibang outlets, no? Or ng ibang productive passion ninyo na that allows you to earn more money as well, no? So, yun lamang po mga ka-traders. Kung meron pa kayong mga contents na gustong ipa-plug sa atin or gusto nating pag-usapan bilang estudyante or youth or trader or entrepreneur, yan ang ating ginagawa, no? Pinag-usapan natin yun. So, kaya naman mga ka-traders, asahan nyo na marami pa akong contents na gagawin, no? Itong kumbaga, particular video na to, ayan, raw ulit ng video and audio ng iPhone 15 Pro Max. Pero sa mga susunod na video natin, gagamitin ko na ulit tong mic na to. Kasi magiging official, no, na content creation na itong channel natin, syempre naman, no. So, kaya yun mga ka-traders, no,
like, comment, share, subscribe, no? Comment nyo kung may mga natutunan kayo sa video na to. At syempre naman, comment nyo kung ano pa yung mga contents na gusto nyong ipagawa sa atin, no? So, yun lamang po mga ka-traders. God bless you all and see you on my next vlog. The Estudiante Trader here.